Hi guys! Welcome back to another vlog. So sa vlog na to, pag-usapan natin ano-ano ba yung mga items na dapat na nakalagay sa hand carry baggage at ano-ano naman yung mga items na dapat nakalagay sa check-in baggage. I-share na rin natin dito ano yung mga items na hindi pwedeng dalhin sa both hand carry and check-in baggage. So naisip kong gawin tong vlog na to kasi guys, meron tayong vlog nung nakaraan, di ba? Share natin dito yung Cebu Pacific updated baggage policy natin. Since napakarami ng questions doon na medyo nahirapan na akong sagutin kasi guys, umabot na ng 1,000 yung comments doon sa YouTube vlog natin na yon. So naisip ko, gawa na lang ako ng video and dito natin i-share yung sagot no sa mga katanungan ninyo. Alin-alin ba yung mga pwede at bawal sa check-in and hand carry baggage allowance natin. So FYI muna bago tayo mag-start, as I've mentioned in my previous vlog, yung hand carry baggage, ito yung mga bag or yung mga gamit na dinadala natin sa loob ng plane. Usually, ito yung mga maliliit na maleta, mga laptop, ganyan. Tapos, dapat magkakasya siya sa overhead bin or sa ilalim ng upuan. Yung check-in baggage naman, ito yung mga gamit natin or maleta na iniiwan natin sa check-in counter sa airport. Tapos, sila na yung maglo-load sa eroplano. Usually, yun yung nakikita natin kapag nasa boarding gate na tayo. Tapos, makikita nyo may mga niloload na mga maleta sa ilalim ng plane, diba? So, yun yung check-in baggage. Now, unahin muna natin kung ano-ano yung mga items na dapat na nasa hand carry natin. Number 1, yung mga toiletries na not more than 100 ml. So, ano tong mga example ng mga toiletries na to? Ito yung shampoo, conditioner, lotion, alcohol, sunscreen, sunblock, facial wash, pabango. So, yan. Itong mga liquids na ito na not more than 100 ml, yun yung pwede nyong dalhin sa hand carry. So, nag-prepare ako ng mga sample dito guys para lang magka-idea kayo, no? So, number 1, ito. Ito yung ginagamit kong pabango guys. Share ko na rin yata to sa previous vlog ko. Ito yung Moonlight Pass na Bath and Body Works. 236 ml siya. So, ang tanong, ito pwede ba to sa hand carry? Ang sagot ay hindi. Kasi over 100 ml siya. Baka may magtanong kasi tignan nyo naman, no, ang konti na lang nung laman niya. 236 ml yung lalagyan niya pero yung laman niya wala na yatang 10 ml to. So, pwede ba to? Ang sagot, hindi rin pwede. Ko-confiscate din to guys pagdating nyo sa security check. Kahit na konti na lang yung laman niya, ang lalagyan na naman niya ay more than 100 ml. So, ito ay hindi pwede sa hand carry pero pwede nyo tong i-check in. So, yan. Tabi natin ito. Next naman, itong sunscreen natin na Belu SPF 40, 20 ml. So, ito, hindi siya more than 100 ml. So, pwede ito sa hand carry. Next, itong lotion natin, yung Watson's lang na whipped cream, 50 ml. So, yes, pwede siya sa hand carry. Next, itong deodorant cream natin na 60 grams. Equivalent siya sa 60 ml. So, pasok siya. Next, itong Lux Organics natin na whitening repair. Ito yung ginagamit kong cleanser, guys. 150 grams. So, 150 ml. Tanong, pasok ba to? Hindi. Kasi over siya. So, ito, check-in ito. Next, ito naman ang ginagamit nating moisturizer, yung Lux Organics na whitening repair, 80 ml. So, ito, pasok ito. Next, ito namang toner na ginagamit natin. This is from Lux Organics din, yung whitening repair. Tatlo kasi ang pinagko-combine ko, guys. Ayan. Ito. Share lang. Lux Organics, baka naman. So, this is 150 ml. So, hindi siya pasok. So, check-in dapat ito. Next naman, itong beach hat natin. Ito yung nabili natin sa Boracay, guys, no? Yung sabi kong, meron akong malaking sunscreen pero hindi ko nadala. Kaya bumili tayo nito. This one is the travel size, 40 ml. So, pasok siya. So, ito yung mga pasok sa ating hand carry. Yan. Tapos, ito naman yung mga pasok sa ating check-in. By the way, paalala pala guys sa mga liquid na pwede nyong i-hand carry. Diba, not more than 100 ml per container. Pero, ang pwede nyo lang dalhin na container in total is 1,000 ml or 1 liter. So, 1,000 ml kung merong 100 ml per piece. So, hanggang 10, 100 ml lang ang pwede nyong dalhin. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, pasok naman. Okay, next naman, laptop and yung charger. Yes, pwede nyo siyang dalhin sa hand carry. Yung mga batteries, ito yung mga power banks natin, no? Sa power bank, ito ang daming nagtanong sa inyo nito, no? Hanggang ilang mAh ba yung pwedeng dalhin sa hand carry? Kasi itong power bank, again, hindi nyo siya pwedeng i-check-in. Kailangan hand carry siya. Ang inaalaw ng Cebu Pacific ay up to 20,000 mAh.
pero you may bring down up to 30,000 pero hindi pwedeng gamitin during the flight. Si AirAsia naman, kagaya nung nabanggit ko sa previous vlog natin, ina-allow niya ng up to 32,000 mAh. Okay, next naman, yung mga drones. Pwede nyo ba siyang i-hand carry or dapat naka-check-in siya? So, pwede naman. Pwede nyo i-hand carry ang mga drones niyo kasi may mga battery yan, guys, diba? So, as long as yung size niya is pasok doon sa size requirement ng hand carry bag, okay dali ng drones. Pero may note lang na it may be subjected for checking ng security personnel doon sa airport. Bluetooth speaker, pwede bang dalhin sa hand carry? Yes, kasi yung Bluetooth speaker natin may mga batteries din yan, diba? So hand carry yan. As long as hindi naman daw siya lalagpas ng 100 Wh or watt hour, okay lang yan. Next, ang dami rin nagtanong nito, paano yung mga tumblers? Kasi nauuso ngayon yung mga hydro flask, aqua flask, clean canteen, yung lock and lock na loop tumbler. So, ang tanong, pwede ba siya i-hand carry kahit anong size? Yes, pwede yung i-hand carry yung mga tumblers as long as walang laman na tubig. So, dapat makonsume nyo siya bago kayo pumasok ng final security check. Tapos, ang gawin nyo na lang, mag-refill na lang kayo sa loob ng boarding area. Kasi usually, sa loob ng NAIA, pwede kayong mag-refill ng tubig sa loob na ng mga boarding gate. So, ayan, pwede kayong magdala ng tumblers. Next update, yung mga small foldable umbrellas, pwede na siya guys sa hand carry. Kasi di ba before, sa mga vlogs ko and sa mga travel vlogs natin, sinasabi ko doon na hindi ako nagdadala ng payong kasi nga, hinuhold siya sa airport. Apparently, pwede na palang i-accept yung mga small foldable umbrellas. Kagaya yun nung umbrella na dinala namin sa Singapore, yung maliit lang, yun pwede na yung i-hand carry guys. Pero yung mga malalaki, tapos yung mga clear umbrellas, no, yung nabibili natin sa Japan, Korea, yung mga sikat na mga clear umbrellas na yan, hindi pwedeng i-hand carry. So, check-in siya dapat. So, by the way, sa chargers pala, hindi lang charger ng laptop ang pwedeng dalhin sa hand carry. Yung mga charger nyo ng cellphone, camera, ayan, hand carry din yan. Next, ang dami rin nagtatanong sa inyo guys, paano kung may baby akong kasama magta-travel? Paano yung breast milk or milk formula? Pwede ko ba siyang dalhin sa hand carry? Ang sagot, yes, pwede pa rin kayo magdala ng breast milk as long as nakalagay siya sa container and hindi siya lalagpas sa 100 ml requirement per container. Tapos, pwede pa rin kayo magdala ng milk formula. So, as long as yung liquid nga lang nadala nyo is hindi lang lalagpas doon sa 100 ml per container. Kasi may mga nagtatanong nito, di ba? Sabi niya, bala ko hindi na lang ako bumili ng tubig pero may mabibilan daw ba ng mga mineral / distilled water doon sa loob ng boarding gate? Sabi ko naman, yes. Kasi marami namang stores doon sa loob ng boarding gate. So, makakahanap pa rin naman kayo ng mga mineral water doon. Tapos, sa loob ng plane during the flight, kung kailangan nyo ng tubig, meron din naman, pwede din naman kayong mag-avail doon sa loob ng airplane. Mas mahal nga lang siya kaysa doon sa price nung mga stores na nasa boarding area. Next, ang dami rin nagtanong sa inyo nito guys, paano yung mga vape, e-cigarettes, and vape juice, pwede ba yung i-hand carry? Yes, vape is pwedeng i-hand carry, hindi lang siya pwedeng gamitin during the flight. Vape juice, yes, pwede rin, as long as pasok din siya sa 100 ml requirement ng hand carry. Next, hair iron or hair dryer, pwede ba? Ang sagot dito ay hindi. Kailangan naka-check-in siya, guys. Selfie stick is allowed. Ito yung dinadala kong pang... Hindi ko mapapakita kasi nakapatong ngayon yung camera ko. Pero ito yung dinadala ko sa mga travel vlogs natin. So, ganitong mga selfie sticks or mini tripod, pwede yan. Pero kapag yung mga malalaking tripods na, hindi pwede. Check-in dapat yun. Next, paano yung mga gamot, supplements, vitamins? Yes, pwede nyong dalhin. Ang sinabi lang, kapag may mga medicines, kailangan lang kayo magdala ng mga prescription ng doktor. Pero kung mga vitamins lang, supplements, okay lang yan. Chocolates, may mga nagtatanong, no, pwede ba akong mag-hand carry ng chocolates? Yes, of course, pwede naman. As long as pamit nyo lang yung size requirement ng bag na paglalagyan ninyo. Tapos, yung weight requirement naman ng hand carry. Snorkeling mask, yes, pwede siyang i-hand carry. Pero yung mga snorkeling fins, check-in na siya. Next, paano yung mga snacks like donuts, biscuits, coffee? Yes, pwede kayong magdala niyan sa hand carry, guys. May mga nagtatanong, sabi niya, paano kung ako mismo yung gumawa ng brownies and pinako siya, naka-box, pwede ba siyang i-hand carry? Kasi ang requirement ng mga airlines, di ba, hindi kayo pwedeng magdala ng pagkain as additional hand carry, no? Kapag hindi nyo nabili sa loob ng airport. So, paano kung ikaw yung gumawa sa bahay or kaya
may mga dala kayong mga donuts or pasalubong na hindi nyo nabili sa loob ng airport, pwede nyo ba siyang dalhin as hand carry? Ito guys, based sa own experience ko lang naman, pwede naman. Ako personally, nakakapag hand carry naman ako ng mga items na binili ko sa labas. Tapos, wala namang resibo na hiningi sa akin, ni hindi nga tinanong kung nabili ko ba yun sa loob ng airport eh. So yan, sa mga nagtatanong, for example, gagawa kayo ng mga brownies or pastries, tapos ipapasalubong nyo sa mga families and relatives ninyo na pupuntahan ninyo, pwede naman guys. Again, this is based on my personal experience. Next, TV. Pwede bang mag-hand carry ng TV? So, ang TV ay for check-in siya guys. Tapos, dapat hindi siya lalagpas sa size requirement ng airlines. Ang usual na check-in size requirement is 39 inch on any side, no? So, kung hindi lalagpas yung TV nyo dyan, yes, pwede nyo siyang i-check-in. As long as nasa original packaging pa siya, kasi yung original packaging, may mga stylo pa yan, ganyan. So, safe na safe yung TV ninyo. Next, yung mga musical instruments, gitara, pwede ba? So, sinasabi ni Cebu Pacific, yes, nag-allow daw sila na mag-hand carry ng gitara as long as naka-soft case. Pero kapag naka-hard case daw, pinapa-check-in nila. Pero sa PAL, iba ang rules nila. Kapag gitara, naka-soft case man yan or hard case, kailangan naka-check-in siya. Next question, helmet. Pwede ba magdala? So, marami nilang nagtatanong, di ba? Hindi ko alam kung bakit magdadala sila ng helmet during the flight, pero baka gagamitin nila dun sa destination na pupuntahan nila. Ang sagot ay yes, pwede magdala ng helmet sa hand carry na bag as long as pasok naman yung size requirement nung bag ng paglalagyan. Flashlight, pwede ba? Yes, pwede kayong mag-hand carry ng flashlight. Okay, so yan yung mga items na pwede nating i-hand carry, no? Basta isipin nyo yung mga valuable items nyo guys, such as wallets, phones, jewelry. Yan, hindi dapat naka-check-in yan. Dapat hand carry nyo yan. Kasi kayo mismo ang dapat na magdala nyan during the flight. So that's it guys for the hand carry items, no? Next, discuss naman natin yung check-in items. So sa check-in items, again, kagaya na banggit ko kanina, kung meron kayong mga liquid na mag-over ng 100 ml, doon nyo siya ilalagay sa check-in item. So ito yung mga napakita natin kanina. Next, kung meron kayong mga extension wires, kung naalala nyo or kung napanood nyo yung Singapore vlogs natin, nagdala kami ng extension wire doon, so nilagay ko yun sa check-in baggage. So kung meron kayong mga extension wires, for example, you're traveling for work and kailangan nyo talaga magdala ng mga extension wires, for check-in siya guys, hindi siya pwede sa hand carry. Next, as I've mentioned kanina, yung tripods, yung ganito kalaki, pakita nga natin. Ginagamit ko kasi guys dahil meron akong ring light. Ayan o, yung mga ganyan kalaki. So yung mga ganun kalaki, dapat for check-in na siya, hindi siya pwede for hand carry. Tapos may nagtanong din sa YouTube vlog, pwede ba akong mag-check-in ng box instead of bag? Yes, pwede naman, no? Kung wala naman kayong bag na paglalagyan, pwedeng box. For example, bibili kayo ng mga fruits, galing kayo ng Davao, kunyari, bibili kayo ng mga fruits. Yan, pwede nyo siyang ipa-box, tapos pwede siyang for check-in. Also, yung snorkeling fins, no, nasabi ko kanina, hindi siya pwedeng pang-hand carry, for check-in siya. So yan, yan yung mga bagay na pwede nyong dalhin guys sa check-in at hindi nyo pwedeng idalhin sa hand carry. So ngayon, last naman, i-share naman natin ano yung mga hindi pwede sa both hand carry and check-in baggage natin. Ilagay natin dito yung pictures ng mga items na hindi nyo pwedeng dalhin either sa hand carry or check-in. So ang tawag dito ay dangerous goods. So ang description niya, ito ay mga items or substances that may endanger the society of the aircraft or guests on board. Please ensure that you do not pack items specified in this list in your hand carry or checked baggage. Explosives, flammable or non-inflammable gas such as aerosol paints, butane gas, lighter refills. So, para sa mga nagsusmoke dyan, hindi kayo pwedeng magdala ng lighter, guys. Either sa hand carry or sa check-in baggage. Tapos, flammable liquids. Ito yung mga paints, thinners, and solvents. Flammable solids such as matches, fire lighters. Yan, hindi nga pwede. Organic peroxide such as resins, poisons, infective substances such as viruses and bacteria. Corrosive materials such as acid, alkali, mercury, thermometer, no. Weapons such as antique firearms, swords, knives, and similar items. Such items may only be allowed in checked baggage at are absolute discretion for very special reasons. So yun, yun sila, si airline ang nagsabi nun.
So, yan yung mga hindi nyo pwedeng dalhin, guys, sa hand carry or checked baggage ninyo. So, that is it, guys. No, very quick lang itong vlog na to. Sana nasagot ko na lahat ng mga pending na questions nyo about sa kung ano yung mga items na pwedeng dalhin sa hand carry and sa check-in luggages natin. So, end na natin itong vlog na to, guys. Before anything else, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankisho on Facebook and JM's Journey 24 on Instagram. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman sa baba and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng uploads. Lastly, para sa mga bago sa channel na to, guys, I'm JM and I'm a travel content creator dito sa Philippines and marami na akong na-upload na travel vlogs dito sa YouTube ko. So kung interested kayong manood ng mga travel adventures ko, punta lang kayo sa YouTube channel ko, guys, and makikita nyo doon lahat ng mga travel adventures na ginawa ko. So, nakapunta na tayo ng iba't ibang lugar dito sa Philippines, such as Boracay, Palawan, Siargao, and nakapag-international trip na tayo recently lang sa Singapore. So, guys, kung interested kayong panoorin yan, punta lang kayo sa channel ko and subscribe kayo, guys. So, yun na. End na natin itong vlog. Maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next vlog. Bye!